All right. Init. Yeah, okay. Hi. Araw na naman ang Lunes. Init grabe. Alright, sabihin na tayo. Tara. Habang mainit pa. Alright, so tindi na ang init, no? So hindi natin na-akon yung, hindi natin masyadong naramdaman yung epekto ng bagyo. Well, good for us, di ba? Siyempre, nakakatakot pag may bagyo, lalo pat malakas, di ba? So maganda para sa atin yun, good for us, di ba? Pero nakakalungkot sa mga lugar, bansa na hinagupit ng bagyong yun, na napakalakas naman talaga. Mabuti na lang at ganito lang epekto sa atin, wala, parang wala, di ba? Hindi lang ako sigurado sa may extreme northern Luzon kung may epekto ba sa kanila yon. Pero dito sa atin sa part ng Bulacan, San Jose del Monte, to be specific, so wala. Kahit gabi, halos wala tayong naramdaman. Okay? So maganda yon para sa atin. Kasi ako, takot ako na ganun malalakas na bagyo. Kasi naranasan at na-experience ko yan noong grade 1, I think, grade 1 ako noon, 1995 or 1996 sa Catanduanes, yung bagyong Rosing. So signal number 4 yun, and napakalakas talaga ng hangin na halos ang natira sa bahay namin nun is sahig na lang. Siyempre sa probinsya, sa Bicol, lalo pa ng mga panahon na yun, yung mga bahay is made of kwan lang, mga light materials, kahoy, tabla, kawayan. So tapos ang bubong mo is pawit, di ba? So yun, ganun nangyari sa amin. 5 o'clock pa lang, nag-ahapunan na kami. Yun na nga na halos na pag-prepare. So habang kumakain kami, yung plato nakalapag lang sa sahig. And then maya-maya lang, yung plato ko tumatakbo na. Yun pala, malakas na yung bahay, inaanod na yung bahay namin. Buti nakaligas pa kami kagad. So kasi nag-iisang konkretong bahay yon, semento, nag-iisa yon, yero ang bubong. Nag-iisa yon doon, banda sa baryo na yon. Tapos, pagdating ng 12 o'clock ng ating gabi, doon tuminda yung hagupit ng bagyong Rosing. And wala. Saglit lang, tinangay na agad yung bubong. Natanggal na yung bubong. So, yun experience ko sa malalakas na bagyo. Kaya takot ako maaga ng bagyo. Malalakas talaga. Alright, so fast forward. Ayan, so kan tayo. Buti safe tayo ngayon. Diba? So, salamat tayo doon. Thank you, Lord. Yun, yun nga lang nakakalungkot sa ibang lugar na hinagupit talaga. Pero panalangin natin na makabangon kagad sila. Alright, so yun. Alright, safe. Pasok muna tayo sa trabaho. Diba? Kahit gaano kainit yan, para sa pamilya, papasok tayo. Alright, kailangan kumayod. So shout out sa lahat ng riders, no, na nasa kalsada ngayon. Kahit gaano katindi ang init, mula uminit, bumagyo, diba, nandyan sila para ihatid yung mga pangangailangan nyo, pagkain nyo, especially mga food delivery riders, sa mga couriers, no, na kahit gaano kalayo, ayan lang ihatid yung mga kanyo. So wag naman po saan natin nabusuhin yung mga ibang rider natin. Lalo pa yung mga nag-deliver ng mga parcels. Yung mga delivery riders na yan is talagang wala silang alam kung anong mga in-order nyo. Hindi na alam kung anong laman ng mga parcel na dalala. Ang yung mga yan po ay taga-deliver lang. So pipikipin lang naman nila yan sa sorting facility. Diba? So kung sakop ng area nila, i-deliver nila yan. Ganun lang po yan. So hindi nila alam kung ano naman yan. So kaya kung mali ang order sa inyo or kung na-scam kayo, hindi ho kasalanan ng mga riders yan. Alright, so shout out sa lahat ng mga kapatid natin na riders yan.